Pasinggatan Festival, paglalarawan ng maningning na kinabukasan ng bayan at mamamayan. Maituturing na pinagpala ang bayan ng Taytay dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob dito. Malawak na mga lupain upang tamnan kung saan aanihin ang iba't ibang produkto at pinakasaganang prutas at gulay. Karagatan, kung saan makukuha ang pinakasariwang isda at ibang lamang dagat. Magagandang tanawin na pwedeng ipagmalaki saan man sa mundo. Dahil sa mga ito, unti-unting naging popular ang bayan sa maraming nais magnegosyo. Mamasyal at personal na saksihan ang ganda nito. Tunay na gandang walang katulad. Lisanmituca, biniyayaan ng mahahabang baybayeng dagat. Ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa dagat ay pangingisda at pamumusit ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Liminangcong, sentro ng kalakalan sa bayan ng Taytay. Patuloy ang pag-angat at pag-unlad sa pagkakaisa ng mga mamamayan. San Jose, matatagpuan sa walang katulad na malampayang sound. Kinahuhulihan ng iba't ibang uri ng isla. Isdang mga pinagbibili hindi lamang sa ibang lugar sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Minapla, kilala sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan. Bukod sa mga isdang nahuhuli ay may iba pang produksyon tulad ng mga ipa, tahong at mga korang. Tumbod, kagana rin sa likas na yaman at industriya ng pamunasi, pangisla at ibang produkting kayang ipagbili saan man. Cataban, ang gubat ay nagsisinding tulungan ng mababangis na hayop tulad ng hamara, sa at baboy bango. Dito rin ang dagalong at iba pang hayop tulad ng agila, mga kalapati, unggoy at maraming uri ng ibon. Kaya niya at samahan ninyo kami maglakbay sa lupa, sa himpapawi hanggang sa ilalim ng karagatan. At sama-sama natin saksihan ang ganda at mapulay na buhay ng Tribu Lisanmituca. Awesome.